Magandang umaga sa mga kapuso natin dyan na mahiling mag-party, lalo na ngayong Pasko. Hinay-hinay lang po sa pagkain at pag-inom. Paalala po ng Department of Health, pwede magdulot ng sakit ang maling diet, pati na ang hindi tamang paghahanda ng mga putahe. Narito ang report ni Julio Segovia. Tuwing holiday season, halos lahat napapalakas daw ng kain at madalas may kasama pang inuman. Natuklasan ng mga eksperto na tuwing holiday season, bumibigat yung timbang natin at yung bagong timbang natin yon, yun ang magiging timbang natin for the rest of the year. Hindi yung masama kanin, pero wag sobra. Kaya ang 62 anyos sa Simang Roger, hinay-hinay daw at namimili ng kakainin sa mga handaan. Ayaw raw niya ng karne at baboy, mas gusto niya ng gulay at isda. Mahirap na raw masalisihan ng sakit, lalo pat nagkakaedad na siya. Nararamdaman ko na rin, minsan na parang nananakit yung bato ko, ganyan. Minsan tumataas din yung blood pressure ko. Kaya medyo nag-iingat din ako. Pero ayon sa DOH, ang pag-iingat sa kalusugan nagsisimula sa tama at ligtas na paghahanda ng pagkain. Kaya naman si Nanay Rustica, sa pamamalengke pa lang, mapanuri at mapili na. Tinitiyak daw niyang sariwa at bagong hango ang bibiling produkto gaya ng gulay. Kaya ako'y mapili. Dahil lang, hindi lang akong kakain, kasama ang pamilya ko. Kung hindi ako magiging maingat, ay baka magkaroon pa na hindi magandang mga kakain. Sa pagluluto naman, kailangan daw lutong-luto ang pagkain iyahanda. Pag nagluto po kayo ng pagkain, siguraduhin niyo po na hindi madaling mapalis, kakainin kaagad, at kung 2 oras hindi pa po kinakain, ay kailangan initin po. Kaya ngayong Kapaskuhan, hindi lang daw dapat nakatuon sa walang humpay na kainan, kailangan daw isaalang-alang ang ating kalusugan. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting.